Ang topic naman natin ngayon ay ang pagkuha ng sum and product of the roots sa ating original quadratic equation. Okay, nagbigay ako ng tatlong example dito ng ating quadratic equation. Ito ang ating mga quadratic equation. Number 1, 2x squared plus 7x plus 6. Number 2, ito ang ating x squared plus 7x minus 5 equals 0. At ang ating example quadratic equation number 3 ay x squared plus 2x plus 6 equals 0. Okay, anong gagawin natin dyan? Okay, meron akong ituturong tatlong pamamaraan para masolve natin ang sum at product ng roots of quadratic equation. Okay, simulan natin. Ito ang ating first way. Okay, first way. Ito yung ating unang pamamaraan na first way. Ito yung paggamit ng ating formula. Ang formula sa pagkuha ng sum ay negative b over a. Ang formula sa pagkuha ng product ay c over a. I-apply natin sa ating first equation. Hanin muna natin ang value ng a, b at c. Ang value ng a dito ay 2, value ng b ay 7, at ang value ng c ay 6. Okay, apply the formula. Sa-substitute lang natin, s stands for sum, s equals negative b over a, s equals negative 7 over 2. Okay, ibig sabihin ang sum natin dito ay negative 7 over 2. Sa product naman, okay, capital P as product equals C over A. P equals 6 divided 2 or 6 over 2. Ang product natin dito ay 3. Now, given number 2 naman. Okay, sa ating given number 2, x squared plus 7x minus 5 equals 0. Okay, identify muna natin ang value ng A, B at C. Ang value ng A natin dito ay 1. Automatic kapag walang nakalagay doon sa ating quadratic coefficient, automatic merong 1 na value. Okay, A is 1, B is 7, at ang ating value ng C ay negative 5. Substitute ulit natin ang formula. S stands for sum. Okay, negative 7 over 1. Okay, what is the final answer? Sum is negative 7. Okay, next. Sa product naman, C over A. P equals, ano ang ating C dito? Negative 5 over 1. Ang product natin ay negative 5. Next, sa ating given equation number 3. Ito yung ating quadratic equation number 3. X squared plus 2X plus 6 equals 0. Identify uli natin ang value ng A, B at C. Ano ang value ng A natin dito? 1. Value ng B ay 2. Value ng C ay 6. Applying the formula again, ang S natin or sum, negative B over A. Okay, negative 2 over 1. Okay, negative 2 over 1. Okay, now, what is the final answer for sum? Sum equals negative 2. Okay, next. Sa value naman ng P or product, ang product naman dito ay C over A. P equals, anong value ng C natin? 6. 6 over 1. P equals 6 divided 1 is 6. Okay, nakuha na natin ang sum and product sa tatlong quadratic equation sa ating first way, yung ating unang pamamaraan. Okay, next, second way. Pwede nyong i-apply ito. Okay? Anong gagawin natin? Ito yung technique na tinatawag na umbrella technique. Okay? Gawin natin uli ito sa ating tatlong equation. Okay, again, ang number one equation, 2x squared plus 7x plus 6. Okay, lalagyan mo lang ng umbrella. Okay, pag sum, papaltan mo lang ang magiging sign. Okay, kung siya'y positive, gagawin mong negative. Kapag naman negative, gagawin mo siyang positive. Okay, gawin natin ang umbrella technique. Okay, payungan mo lang ang ating sum, yung ating B, yung ating middle term. Yan, nasa linear coefficient natin. Okay, payungan mo lang. 7 divide 2. Okay, ganun lang ang unang pagpapayong ha. 7 divide 2. Ano sagot? 7 over 2. Paltan mo lang ng sign. Ang sagot, negative 7 over 2 yung ating sum. Okay, next. Payungan mo naman ang product. Paano yon? Ito ha, 6 divide 2. Okay, 6 divide 2. Okay, hindi tayo nagpapalit dito ng sign ha. Ganun sa product. Okay, 6 divide 2 is 3. Therefore, the product is 3. Next, gawin naman natin sa example number 2. X squared plus 7x minus 5 equals 0. Okay, unang payong sa sum.
Okay, 7 divide 1. Ang sagot ay 7. Palitan mo ng sign. Negative 7. Next, pangalawang payong sa product. Negative 5 divide 1. Ang sagot ay negative 5 pa rin. Next, number 3 example, quadratic equation. X squared plus 2x plus 6. Unang payong natin para sa sum. 2 divide 1. Ano sagot? Positive 2. Palitan mo ng sign. Negative 2 ang ating sum. Sa product naman, 6 divide 1. Hindi tayo nagpapalit ng sign. 6 divide 1 is still 6. Therefore, the sum is negative 2 and ang product natin dito, positive 6. Now, ano naman yung pangatlo? Way. Okay, ang pangatlong way naman natin, ito yung long method. I-apply mo ang 4 methods in solving roots of quadratic equation, then mag-manual add ka at mag-manual multiplication ka. Okay, example lang natin. Magbibigay lang tayo ng isang example ha, ng ating given. Okay, for example, ibahin natin ang ating given para at least meron tayong makuhang magandang roots dito. Example ng ating quadratic equation ay x squared plus 4x minus 21. Okay. Equal 0. Okay, ito ang ating original quadratic equation. Paano naman natin makukuha ang roots? Okay, gagamitan na natin siya ng factoring method. Okay, gawin natin. Ang factors nito ay x plus 7 and x minus 3 equals 0. Then equate natin sa 0. X plus 7 equals 0. X minus 3 equals 0. Magiging x equals negative 7 at x equals 3. Therefore, the roots are negative 7 and positive 3. Okay, now, paano natin kuhanin ang sum and product? I-add mo lang ang roots and imultiply mo yung roots. Again, ano yung roots natin? Negative 7 and positive 3. Okay, i-add mo lang yon para sa sum. Sum equals negative 7 plus 3 is negative 4. While, ang ating product naman, i-multiply mo lang, negative 7 times positive 3 is negative 21. Okay, ibig sabihin, ang sum natin dito ay negative 4 at ang ating namang product ay negative 21. Ganyan lamang ang pagkuha ng ating sum and product of the roots sa ating original quadratic equation.